Oo. Parang ano sila ngayon eh, no? Sports. Alam nila na ano eh, it's oh, diba? Just a game eh. Pero tignan mo si Hito. Alam Hito, niya na eh. Kumakuha ka sa tingin. Gusto ko lang sabihin na si Hito nung part pa siya ng Exe Clan nung panahon na yon is yung presence niya nandiyan na lagi eh. Yung mga tao, yung mga lalo na yung followers and fans ng Omega, they know na si Hito ay isa sa mga heart and soul ng grupo. Mm-hmm. That's why I think sobrang saya nila ngayon na nakikita na natin siya na naglalaro para sa Omega. Parang ano yun, ang tagal nang hinahip eh. Nakakatawa lang kasi that I'm just saying this because of the fact na I've worked with Marky before, right? At a certain point, naabutan ko rin si Miko at I've heard stories mula nga kay Hito. Tapos, matagal na sila kasi tropa talaga. And even including si Kelra, di ba? So, it's just bound to happen. Ito, don't let Hito play. Here we go. Pero nandito siya. At tingnan natin anong gagawin ng Eka Philippines dito. Ngayon, excited na tayo sa ating laban na Pilipinas sa unang match na Omega and Echo na ban out na si Fovius, Xborg, and Saber. Oh. Also for this, hindi nila pinapalabas muna ang OP pick na to. Sasamaan pa ng Pakito and Matilda. Probably, no? Iniiwasan nila yung pwede lang ibigay sa side lane. Tanggalan muna ng mga OP para sa akin. Never pa tayo nakakita ng Matilda. Never. Di ba yung linggo, nire-respeto pa rin ng mga teams. Ang alam mo, meron akong analyst na kilala ang pangalan niya, Ocho Gahaba. Oo, idol ko yun. Idol ko yun. Sobrang idol ko yun. Idol mo yun, ko nga eh. Balbasarado yun, di ba? Balbasarado yun. Sabi ng mga tropa niya, mga players, ay kahit na may nagsilabas ang mga Xborg, nagsilabas ang mga kung sino-sinong mga team at play, heroes, yung Matilda pa rin daw talaga. And ang taas ng rate na priority ban yung Matilda ngayon. At usually nasa red side, yung mga red side team ay binaban nga yung Matilda kasi nga lahat ng kailangan mo bilang isang roamer ay nandun sa kanya. Pwede siya mag-check ng mga bush, meron siyang burst damage, may sustain siya, at mayroon siyang catch. Pwede rin siyang laruin na position 4, di ba? Pwede rin siyang mid lane, so sobrang flexi. But Omega, kukunin na ang Ling. Wow. Na gusto rin namang makuha ng Echo kasi nilalaro nila si Hades. So, again, Ling, secured by Omega. What will be the answer for Echo? Pwede silang kumuha ng agad ng Popolin Kupa o kaya ng Cho to answer this. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. And nakita mo naman yung Echo na pinan out na yung possible pick-off na pwede makahuli kay Ling, probably on Jod. Pero open pa rin si Chu, if ever, na pwede siyang matakedown or even Kupra. So, it's already lalabas. May ginawa kang tandem eh sa laban ni Omega nung sa Aramajin kay Kupra. Ano ba yun? Kupra. May sinabi, meron no? Kufra plus isa pa, di ba? Oo, meron isang combo yun eh. Oo. Hindi ko ilalabas nila ulit. Well, ang ginawa ngayon ng Echo Philippines ay kinuha na kagad yung Cho. Alam mo, may pattern na ako na nakikita ngayon. Mm. Assassin first eh. Ang ginagawa ng mga teams. And then, sasagot ang red side ng either assassin ba tong isang pick natin or gold lane ba to. Oo. So yung Hayabusa is still a flexi pick para sa side ng Echo Philippines. Hindi pa natin alam kung lalaroin ba to ni Hades or lalaroin ba ni Benny Cutie. Pero isa lang ang aking nakikita, may Cho na naman panghuli dito sa link. Totoo yun. Alam mo, ang nakikita natin dito is yung ginagamit yung mga assassin picks para hindi masyadong bigay ng mensahe sa kalaban. Correct. And the more na natitempt sila magpalabas ng isang hero na pwede i-counter doon, doon na sila nag-slip off. Oh, Kufra, Selena. Your team is banning. Napakaaga. Uy, men! Chak Mamba Kufra! Chak Mamba Kufra! You know, Echo, pwede nila kunin secure yung Alice nila. Your team is banning. Well, nasabi mo na eh. Nasabi ko na eh. Pero yung Alice, isa sa mga Benny Cutie special, for sure. At okay naman siya kontra sa isang mga Kufra. Ganun yung mga na tumatalo kasi pwede niyang masustain yun eh. Kahit talunan siya nung Selena or nitong Kufra, pwede siyang mag-ulti tas Winter Transition at pwede niyang mabalik. Tapos ibaban nila yung Lunox. Well done from Echo para just to make sure na walang papatay dun sa kanilang Alice. Medyo nagkakaano lang eh. It's either hulihan or pakitaan lang kung saan yung galaw mo sa mapa. Mm-hmm. May control sa vision ng side ng Omega laban sa Echo. Pero the fact na meron si kung if ever yung Hayabusa na to na mag-high and dry, pwede siya makapick off ng mas maaga. Yeah. Pero there's a lot of things to neutralize. Pero to think, no, Echo would fall for a different way if Omega ipipili yung iba. And minarinig sa, Barats. Nakikita ko pa lang na ang confident na ng Omega sa kanilang first three picks. Mm-hmm. Ling ni KelVJ, Chakmu, Kufra,
magiging aggressive for sure ang Omega. Kapag nag-level 4 na si KelVJ, ang dami nilang options eh. To disengage and engage. Ang tawag natin dito, ano eh, the distance gaming. Oh, distance, the distance. Long distance, coast-to-coast gaming. Kasi ang layo pa lang ng reach eh. Pwede na silang pumitas using the arrow, using the Tyrant's Revenge, and using the Ling din. Sa kanyang pag-splinch, poise-splinch, poise palayo. Ano, tama ba? Pag-talon-talon palayo. Pag-talon-talon. Yung tama yun. Ang ganda nung bandit ito sa Beatrix kasi yan na yung naging staple natin mula sa Echo, sa mid laners na ginagamit nila. Correct. Also, good against the Kufra. So, maganda lang. So, dahil sa mga pokes, tapos mataas yung kanyang burst potential. Omega, what if sila naman ang mag-Nathan? Kasi nung nag-alis sila, Nathan was also the answer. Side ng Onyx Philippines at tuwa ano sila. Kaya ang pinaga, ba't kaya sila masaya sa ngayon? Natatawa sila eh. Ang Omega dito, may tinitip lang iba eh. And nakikita natin, kung open at kukunin nila si Nathan ngayon, kailangan nilang inatan. Inatan mo siya. Oo. Masakit siya sa late game, kaya iinatan. Inatan. Oo. Totoo yan. Masakit talaga siya eh. Naniwala ako doon. Ay! Nako! I think you go Nathan now para sa Omega. Kung sanay dito si Hito. Mm-hmm. Kasi galing ako sa English name sa tawag nila Hito. Hito. Hindi Hito. Hito. Hito Max. Naiintriga din ako sa ano eh. Sa history between these two teams. KelVJ, former teammates with Rafflesia. So for sure, kabisado. Yun! Kabisado! Okay. There you go. Omega with the Nathan. Ito na ang hinihintay natin. Ang iinatan ng Echo sa laban ngayon at si Valir ulit. A good counter the Kufra. Yes. And an answer to the Ruby. Tama. Makapag-reset sila lang maayos. If manggugulo lang si Ruby sa pag-jungle ng Echo sa early game, merong mga pag-trade sa mangyayari. Pero ang tanong dito, kung ang Echo mag-go the distance ba? Mahirap to. Kasi kailangan nilang maging close sa ngayon. Literally speaking, kailangan nilang pumasok. Meron kang Alice, meron kang Cho, meron kang Thams. Sobrang up close and personal na kanilang gustong gawin. And speaking of going the distance, ang pwedeng gawin ng side ng Omega Esports ay mag-create ng distansya para din mainatan nila itong sinitan. At makapag-dish na ng damage with the ultimate. So, it just makes sense na meron silang Kufra pati Ruby on the side of Omega. It's all about the range. Oo. Long distance. Tama ka, Wolf, para sa side ng OMG. Pero kung titingnan mo yung late game sustain, napakaganda para sa side ng Echo. Pero para kasing sa side ng Echo, one tunnel lang eh. Parang isang butas lang yung papasukan nila. Kailangan mag-snowball, kailangan mag-late game ng Alice. And kailangan nila i-withstand yung pwedeng pick-offs na gagawin ng OMG. Yun ang pinaka-target dito sa side ng Echo. Naka-reset ng maayos, will they contend or kaya ba nilang labanan ng hari ng Southeast Asia? Game number one, Pilipinas! Simulan na natin ang laban. Let's go. Interesting ang magiging start ni KelVJ. Isang mabilis to na kung mapapaaga yung purple take dito, OSX, dahil dito sa mga traps ni Ato Max. Sabay bantay sarado pa si Chaktu doon sa may orange buff. So, it's all about the snowball by side ng OMG. Snowball in a way na makakapag-farm si Hito dito sa bottom lane. As long as magkaroon ng 1v1 between Benny and Hito, maganda yan para kay Hito. Tapos kasi siya yung naka-avarice. Benny Correct. Cutie. Nahuli. Mukhang natalon si Chaktu. Sisimulan ng laban na ba ngayong mismong maaga? RK3. Sasso yung nakaiwas doon sa Abyssal Arrow. Binabantayan ng maayos ni Omega kung saan paputang ang Echo ngayong panahon. Ang masasabi ko lang is, para dito sa gitnang side, Rafflesia doing wonders with this Cho. Siguro kapag kalaban mo ang Echo, kailangan abangan mo na agad. Eto Max, nakakita na magandang pwesto dito. Echo, mukhang mapapa. Balik muna sa mas maagang safe position. Hindi pa panahon to. Yun nga eh, kailangan abagan mo na kagad si Rafflesia. And it's a good thing na merong mga traps dito ang Team Omega. Kasi nung past games ng Echo Philippines, Rafflesia, Cho all the way. And tama, bumabalik yung vintage form niya na tatangkihin ko kayong lahat, magsiset ako. Eto na, Benny Cutie. Mukhang sisimula na. Hindi muna nila pinapapar na maayos ang Echo. Nahuli ko sa likod. Eto Max, pasok na ba sa turret? Hindi muna nag-overextend. Alam nila
kung yeah. saan papuntang laban na to. Nag-move si KLVJ sa may bottom lane para bugawin si Benny QT. Hindi nga lang sila nakapag-abuse ng Outer Turret Energy Shields. Pero ang ginagawa nila dito ay maghanap ng kill sa ngayon. Yeah. Ang galing, no? Proprotektahan nila si Nathan, si Mr. Hito as much as possible. Gusto ko yung emblem ni Hito eh. Avarice. Eto na, mukhang ulit si Renjo. Sinimulan pa ulit ang pagsabay ng kanyang Abyssal Arrow. Mukhang sinasabi ni Echo ng itong pagkakataon namin para mapaalis muna kayo sa peso dahil sisimulan na namin ang bakbakan mismo sa Turtle Pit. Galing talaga ni Raplesha ngayon with the zone out. Nababaliwala yung mga arrows ni Ito Max. Nanakaw pa ni KLVJ! Walang hesitations Raplesha at si Kurt Easy. Mukhang alanganin dito binabaan ng Tempest of Blades. Sisimulan na pag-extend mismo sa turret. Si KLVJ muna nakuha na ako ng isa. Hayaan na muna natin yon. May nakuha tayong turtle. Wonderful exchange para sa Omega Esports for sure dahil ang nagiging epekto nito ay kahit hindi nila nakuha yung kahit na-control nila yung turtle, makukuha pa nila itong control sa may top lane. Nanakawan pa nila ng mga jungle creeps itong Echo. Napaka-importante ngayon nung nakawan ng jungle dito between Hades pati itong kay KLVJ kasi sa first few minutes, ang Ling kailangan niyang makakuha ng as much creeps as he can. At nanakaw pa ata. Hindi. Hindi muna Hades mo kasi nalo ni RK3. Meron bang ma-offend dito sa side ng Echo? Hindi muna pinakawalan KLVJ, bumalik sa Cloudwalker. Level 6 si KLVJ. Lahat ng nanangyari sa top lane, tuwang-tuwa si Hito sa baba. Oo. Kasi hindi makagalaw si Benny QT as of now. Kasi nalulugi ngayon si Benny QT kasi bantay sarado si Hito. Ngayon, sabi ni Benny, Raplesha, lika muna. Kailangan ako naman yung bantayan mo. Yun. Medyo kinokontrol ngayon ni Omega ang possible na paraan para makabawi si Alice. Caging down, Wolf, sa ganitong pattern saan papunta ngayon ang pag-respond ni Echo? For sure, dun sa bottom lane, dun na nga si Raflesha na una na. Itong si Renjo versus Curtisy, hindi naman sila magkakapatayan unless magkaroon ng pagkakamali, which is Curtisy na sobrang aggressive doon sa may top lane. Yeah. Save lang din. Pero yeah, answer your question, bottom lane talaga ang kailangan i-go dito ng Echo. Ito na eh. Kasi kailangan nilang either pigilan itong si Hito o kaya pag-farmin si Benny QT. Kaso hindi nangyayari, man. Napakasakit kasi nung super position and even yung pag-push. Oy, may tulak eh. Oo, yung pag-push ng isang Nathan na nakita natin ng mga few games ago na yung bounce nung kanyang passive nakakatulong sa pagkuha ng objective eh. Yun. Sakto na dito yung turtle. Binabantayan nila ngayon ng turtle ang Omega. Raflesha nakabantay sa likod. Mukhang sisimulan nila ang pag-initiate dito. Nako, Omega Chaknu, bantayan ng Kufra. Sinimulan Raflesha, nakasuntok with the Way of the Dragon. Sinimulan pa sa likod. Habang si Raflesha tumalikod muna, hindi pa nag-extend Benny QT. Sumalubong sa tatlo. Sinalubong Hito, mukhang hindi nadudulas. Hinalubong pa. Hito down, Benny QT in. Knock, knock, nandito na kami. Classic Benny QT dahil anong sinasabi nyo na nanulugi yung alis ko? Okay naman yung levels. And KLVJ will be able to get a kill dun sa may top. Pero ang masasabi kong MVP nung nangyaring turtle fight na yun na ipanalo ng Echo was Raflesha. Kasi ang way para manalo ka sa isang turtle fight, kunwari retrian yung laban, ang pinaka-straight up way ay mang-retry ka, di ba? Mas galingan mo yung retry. Pero ang pwede paggawin mo ay maghanap ka ng kakampi mo, sabihin mo dun sa tank mo na, uy, stun mo to kapag retry range na. Para kapag nasa retry range na nga yung turtle, ikaw at sure na sure ang makakuha nung retribution na yun. Kasi no matter what happens, walang purify yung makatabat mong jungler. Yeah. This time, si KLVJ, no matter what happens, pag nasipa siya ni Raflesha, instant na ang Echo makakuha ng turtle na yun. That's why they were able to get it. Kung may miscalculation ng Omega sa pagpitik ng retribution, merong sagot si Echo. Ang mga ganong pagkakataon, kailangan nilang iwasan dahil pwede mag-respond na agad ng Omega. Si KLVJ na magagaling sa Cloudwalker, merong mga paraan dito, pero paunahon na ng galaw kung saan papunta to. Parang dito ko nakikita na meron talagang call si Raflesha para sa kanyang team. Kaya nakukuha nila yung mga teamfights. Kurt Easy, sasalubong si Raflesha. Meron ba siyang makukuha muna? Pinalabas ang Abyssal Arrow. Eto, Max. Hindi muna nag-extend ang reinforcement ng Omega. Alam nilang pwedeng sumalubong ang Echo anytime eh. Yeah. Tingnan mo naging shift sa Omega. Bigla silang umakyat dun sa may top lane kasi nandun na yung next sa turtle natin coming into 15 seconds. Nandun din si Nathan, si Renjo bumaba. Kanina kasi ang setup, Nathan sa baba, Renjo dun sa may top lane which is the Ruby. Nagkaroon ng switch kasi alam nila na nandito na nga yung turtle sa susunod na mga segundo. Chaknu, mukhang sinasalubong na ng barkada kay Echo. Raflesha,
Ah. Hindi muna. Oh, may nagpapalabas doon. Uy, medyo na-stand down. Eto, Max, nakawala pa doon. Renjo, nakasalubong sa pag-knockback and control. Benny Cutie nakabantay sa gilid. Ready na tumalon, pero hindi muna nakaabang. Tamang isip. Oh, Benny Cutie! Jack, no, mukhang nag-hesitate pa sa magpasok. Ito ng Echo. Pagbigay ng bagong tunog. May call talaga si Captain Raplicia dito. Pwede na ba natin siya tawagin Captain? Pwede. Kasi meron talaga eh. RK3 and Raplicia combo. Hindi nila pinapalabas ang Echo. Sa vicinity ng Omega, nagpapalabas ang Abyssal Arrow. Pero ang kanilang way na pagsabi dito, pwede pa kaming humarang sa progress nyo. Ganda nung ginawa ni Benny Cutie, yung kanyang pag-abang doon sa may bandang Elbush dito sa may top lane, malapit doon sa Smart 5G logo nakita natin. Kasi nakita niyang lumakad doon. Correct. Si Chakno. Kahit na Concilion, rinig mo yun eh. Yeah. Tapos alam niya na wala yung Cyclone Eye. So sakto yung kanyang timing. And like I said, the call mula kay Raflesia at kay RK3, the double R. The double R. Ng Ego. Pero imo si RK3, nakapaglaro siya ng Saver, nakapaglaro siya ng Kagura ngayon, medyo passive Valir. Oo. Tumutulong sa pag-zone, hindi makagalaw yung OMG. Kanina pa sumusubok yung OMG ng mga pana kay Ito Max, mga initiations mula kay Chakno. Pero kahit na nasa scoutan lang sila lagi ni RK3, nasa scoutan lang lagi sila ni Raplicia, kaya nakakapag-farm pa rin si Hades, nakakapag-farm pa rin si Benny Cutie. Lahat may sagot sa bawat tanong. Parang kanta lang yan. So habang inaabangan nilang intro, sa chorus, isang pagkakamali mo, kakantayin ko na nga eh. Muntik lang. Pero ngayon, Kel VG, mukhang babasagan ito rito. Hades, mukhang naipit. Pero mukhang din, hindi dun muna nag-overextend. Pinalabas ng Abyssal Arrow. Ang galing. Grabe mag-zone out, no? May control, may zone out, may hold. So ko lang sabihin na ginagamit ni Raplicia yung Shunpo pang bait sa pana. At ginagamit din ni RK3 yung ultimate niya pang bait sa pana. Libreng Purify yun eh. Kaya walang mahuli. Uy. Yung Omega. Hiniwala eh, Benny Cutie. Mukhang wala mo nang liligtas. Oh! Pasok! Mismo sa yakap ni Kufra! Si ating Omega dito. Tuloy ang kanilang laban. Grabe si Chakno on point! Echo mukhang naalanganin sa pag-atake. Omega, sinisimula na ang pagkuha sa iba't ibang larangan. At eto na si Raflesia at si Hades. Holding the line. Naipit. Pero grabe ang... Uy! Oh! Isa pa! Hindi pa tapos ang ating laban. Pakbahan to the max ang Omega going up against Echo. Oh, I'm gonna say, ang ganda ng pag-bait ng Echo Philippines sa may bottom lane, nahatak nila doon si Kel VJ. By the way, nung depensa ni Kel VJ dun sa Torre, which is hindi nga siya successful, na-push pa rin ng Echo yung bottom lane, nagamit niya yung ulti niya doon, which is the Tempest of Blades. Ngayon, nagkaroon ng laban kung saan si Chakno ay nakatalon doon sa may likuran, nahanap si Benny Cutie, sinetap yung yakap para tamaan ang pana, Chainstun was there, tapos naging low si Hades. Ngayon, itong Omega, akala nila pwede na ligaw si Hades, pero walang ultimate si Kel VJ. Pagdating niya doon sa Orange buff, kung saan nandun si Hades, isang one hit na lang sana, pero may ulti si Hades, kaya na-turn around pa yung laban, si Kel VJ pa yung napasama. Dito mo makokomend ang OMG eh, magaling sila sa mga late game decision making. Yung ito, mga clutch moments. Kaya kung ikaw ang Echo Philippines, kailangan wag mo silang bibigyan ng kahit maliit na butas, kahit butas ng karayom. Oo. Kasi kukunin ng OMG yan, kaya nga sila tinawag nung season 6, 18 minutes king. Oo. The late game kings. Dahil yung mga ganong engagement, pwedeng mag-turn around ng game yun. Nakita rin natin yung kahapon. When they were up against Onyx Philippines, dun sa late game situation ng game number 2, nakuha nga nila yung pagkapanalo. And still reminiscent kung gano'n sila kalupit sa mga late game decision making. Iba eh. Kung papalambasin mo sa point na gusto na Omega patagalin to, may edge lay. Yeah. So ang problema lang dito, kung di nila iinatan ang mga pagkakataon ni Hito na makabawi. Ama. Inat na inat. Oo. So Echo Philippines, kailangan ipatunog na maayos. May nahuli dito na stun. Eto Max, Kelly DJ, nakabantay. Mukhang bababa. Oy, nilabas mismo. At si Nathan, si Hito, sumalubong lang. May tubig, talagang mas naging maayos ang pagpasok doon. Kel VJ bumaba, Kurt Easy. Nakahuli pa ng isa si Chuck. Nung mukhang maalanganin dito, Renjo. Uy! Pati na rin ni Cutie. Nahuli Raflesia, hindi pa rin tapos. Chakno ang nahuli pa dito. Raflesia out, Renjo in. RK3 and Kurt Easy. Hahangan pa ba? Oh, Omega! Uy! Ang pumasok pa sa lima, Kurt Easy. RK3, last man, ang grabe naman yon. Menhito with a hila. Yung second.
second skill! Ang daming naghihila dito eh. Si Renjo naghihila, yes. Pero yung second skill ni Hito, minsan nakakalito eh. Parang ginagawa kang super yoyo. Yun. Di ba? Nahihila. Tinutulak siya ni Hito, tapos hinahatak ni Renjo, o kaya the other way around. Ang tawag doon, push and pull. Push and pull! Tag of war! Oh. Pero, Hito na yun ba? Hito na ba yun? Hito na yun. Hito na yun! Hito na nga! Hito na, Wayne Wright. Ang ating oh laban. God. At ito na ulit. Ayan na, yun naman o. Oh. Ito na, Renjo, binabalaan ng Echo. Shock, no, hindi bro, na kaset. Isa na kuha siya ng dalawa. Eto, Max. Tuloy pa rin, Benny Cutie, nakahabol dito ang Omega. Isang nakuha, Shock, no, hindi pa nakaset. Benny! At si Annie at si Benny, tuloy pa rin. Na-trap mismo sa gitna ang Echo. Renjo, out. Oh, at what a dodge! Tumuloy pa rin, Omega, na-trap mismo sa gusto gawin ni Echo. Hindi pwede yan, sabi ni Benny Cutie. And drop Lisha, there you go! Ninakawan nila ang Omega ng Lord. Kinuwanan pa ng 5 kamote, men. Ito na yun eh. Apat tatapusin mismo ang base. Echo ang kalaban ng Southeast Asia Kings. Kinuha na unang punto.